Kamusta po YouTube? Good morning po, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga kasama po namin at lagi po namin kakwentuhan dito po sa Papong TV, ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung bago po kayo dito, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po notification bell dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nag-a-upload para makatulong tayo sa mga kaibigan natin na namumblema po sa paksang relasyon. Bago po tayo dumiretso ngayong araw na to mga kapapong, ay nais ko po muna sanang maglambing na pakibisita naman po ang ating astig na kuya, ang ating idol na sinasabi ko nga po, at kaibigang si Papa Lods Studio. Ito po mga kapapong, kung gusto nyong kumita online, yung mga mahilig po sa challenges at talaga naman pong naghahanap din po ng mga libangan, at the same time ikaw po ay kikita at pwedeng manalo po ng mga cash prizes. Papa Lods Studio mga kapatid, pakibisita po natin. Ayun o! Ang pag-uusapan natin sa araw na to mga kapapong, ay alam naman po nating marami ang interesado at talaga naman pong napakarami ang matutulungan. Ito nga po ay considered to be the best way to win your ex back. Hindi ko po i-deny ito mga utol dahil sa ating one-on-one coaching Papong TV Helpline ay lagi ko pong binibigyan ng halaga at ipinapaliwanag ko po kung gaano po ka-effective ito mga kapapong. No contact rule, NCR. Marami mga kapapong ang nakarinig na nito. In fact, kung kayo po ay familiar na rin sa ating mga video, ay mga ilang beses ko na rin pong naipaliwanag ito. Pero ang usapan natin mga utol ay yung pinaka best way. Ngayong araw na to ay lalo po nating lalaliman ito at lalo po nating ipapaliwanag kung bakit effective at kung papaano talaga magiging effective ito mga kapapong to get your ex back. No contact rule mga kapapong ay magbibigay ka po ng period of time, space and time apart kung saan kayo po ay titigil, kung saan ititigil nyo po lahat ng way of communication nyo po sa nakahiwalayan or ex po natin. Pero today nga po tulad na naipangako natin mga utol ay lilinawin natin dahil kadalasan kasi ang alam natin is para ma-miss tayo ng ex natin para makita niya ang halaga natin mga utol. Ito po ay mga added effect ng no contact. Pero ang totoong formula at dynamics tactic po ng NCRI at ang tunay na intention po dapat ay hindi lang po yung magpa-miss. Pero ang totoo po ay panahon para ma-rebuild po ang sarili natin. Kaya lagi ko pong ipinapaalala na panahon po ito para ma-detox ka. Yes! Proseso po ito para makita ang ating value. Kadalasan po kasi mga kapatid na mi-misinterpret natin ito. Akala po natin ay yung kabaliktaran ang nagiging effect. Pero sa totoo lang po, ito po ay napapaganda ang iyong kalagayan. Kaya nga po laging ginagamit ito para ma-outgrow natin mga utol yung ex natin. Lagi ko nga pong sinasabi na pagka kayo po ay nasa breakup situation ay meron po kayong parang psychological war. Kung saan ang isip nyo mga kapatid ay talaga naman pong parang naglalaban. Kung ikaw po ay nakikitang mahina mga utol, kung kayo po ay nakikita na naapektuhan ng tuluyan sa nangyaring breakup ninyong dalawa, ay tumatatak at parang naiintindihan ng ex natin na tayo po ay natatalo. Kaya nga po kayo po ay ipinalalayo at pinagagamit po ang NCR, no contact rule mga kapatid, para lumabas na kayo po ay nananalo at na-outgrow nga po natin ang ex natin. And then yung pagkakataon po na maalala, ma-recall ng ex mo yung mga nagawa mo kapatid at ma-miss ka niya ay yung mga added benefit po ng no contact yan if ever po na magagawa po natin. Sa araw na to, tulad nga po ng ipinangako natin, ay ipapaliwanag po ni Papong TV mga kapatid kung bakit napaka-effective po ng no contact sa halos lahat po ng pagkakataon sa ex natin. Utol! Sa halos lahat ng klase ng breakup ay merong tinatawag na parang attachment period, yung parang buntot. Kumbaga hindi ka agad po nawawala ang mga bagay-bagay. Kumbaga hindi nawawala o nakakalimutan po agad ang feelings mismo o yung mga bagay-bagay, sitwasyon na kayo po ay nagsama, sitwasyon na kayo po ay nag-uusap, yung nakasanayan po ninyo kapatid. No contact rule ang dapat gawin because it is based on psychology. Tactical situation mga utol na kayo po alam ng ex mo ay didikit pa rin at may nararamdaman pa rin. Kumbaga sabi ko nga kanina may mga buntot-buntot.
So parang reverse psychology na bigla-bigla mga utol, yung hindi niya ine-expect sa'yo, ay yun ang maipapakita mo. Sabi ko nga po before, sa isang breakup o halimbawa nga pong ay binabantayan at sinasaktan, kung may papakita mo kagad na ikaw ay merong smiles mga utol, positivity, ay napakalaki po talaga na magiging effect sa kanya kapatid. Magiging very effective po ito mga kapatid, lalong-lalo na kung magagawa nyo po kagad, kung may di-display kagad natin yung strength na to at no contact rule. Dahil halos lahat naman po tayo, even ang ex natin, madalas sa atin ay may ugaling self-centered eh. Kumbaga may self-interest, aka medyo makasarili mga utol. Lagi kong binabanggit yan na tayo ay sadyang nababantayan o binabantayan ng ex natin, even ang mga nakapalibot sa inyong dalawa, utol. Kaya acting the way they are not expecting ay talaga naman pong napakalaking game changer sa mangyayari. Ang no contact rule po ay may kaakibat na pananahimik, silence. At alam naman po natin na pagka ikaw ay nanahimik sa mga oras na to, it boils at talaga naman pong natitrigger mga utol. At naririkindle yung feelings at attachment ng ex mo sa'yo. Kasi nga po psychologically kapatid, hindi niya po ine-expect at alam po niya na ikaw ay masasaktan. Lagi ko nga pong sinasabi, expected nila na ikaw ay magme-message, hahabol mga utol, kakausapin, lalapitan yung best friend. At talaga naman pong ipo-pursue na siya po ay huwag umalis, bumalik. Pero showing them na parang nag-benefit ka pa dito mga kapatid sa pamamagitan po ng NCR, no contact rule, ay talaga naman pong babaliktad at mapapaisip ang kahit sino pong ex. No contact rule, pananahimik mo sa mga panahon na to kapatid, ay mag-i-imply sa ex mo na parang napakahalaga ng oras mo. Pagkakataong ito or even yung breakup nyo, more than her or him. At ano po ang magagawa nito? Wala lang naman. Makikita lang naman po niya ang importansya mo. Your value, mga kapatid, ay tataas ng tataas ng tataas. Unti-unting makikita at maaalala po ng ex mo, utol, yung mga nagawa mo sa kanya at mga pwede niyo pong gawin, yung pinagsamahan niyo. Nostalgia ang mararamdaman ng ex natin. At hindi po yung kinakatakutan nyo pong siya po ay mawawala. Bago mangyari yan mga utol, ay dadaanan po muna ng ex mo ang mga stages na to. Kaya bakit po tayo natatakot? Ito pong vlog na to mga kapatid, hindi naman siya ganun ka-perfect. Pero halos tinutukoy ko po na isa po sa pinaka-best advice kung gusto mong balikan ang ex mo mga utol. Dahil ex ang pinag-uusapan, meaning to say ay may mga nakasanayan siya sa atin mga utol. Kung halimbawang kasalukuyan o bigla mong titigilan ito, pipigilan ito, ihihinto nga po lahat utol, ay siguradong siya po ay maninibago. At human nature, lagi nating ire-regain yung alam nating privilege na nakukuha natin dati. Kaya nga po naaalala nyo kung halimbawang konting deadma lang, inignore lang natin ang ex natin, ay talagang nagiinit kagad eh. Kumbaga, nagre-retaliate kagad. Eh, pinapakita kagad nila yung negativity. Kasi nga po, hindi po nila ito gusto mga utol. Well, ngayon ang tanong kung bakit hindi pala gusto kapatid, nagagalit, nasasaktan, nagre-react ang ex mo, ay bakit kailangan pa po natin gawin ang NCR? Bakit po? Kaya po natin gustong gawin yan mga kapatid ay dahil gusto po natin dumating sa realization point ng ex mo wherein maiisip po niya na kailangan ka na niyang ibalik ang tao na mayroong nararamdamang commotion or medyo nalulungkot negativity mga utol ay sisecure po ng positivity at ang tanging paraan lang naman para maibalik ito mga utol ay kayo. Kasi po mga utol sa panahon ng breakup ay mayroong mga moments na kayo po ay magkakapaan pa. Yung simpleng pagkakataon lang na hindi ka na niya makausap mga utol at talaga naman pong nakikita niya na biglang iba ang ginagawa mo sa harapan at mga mata niya ay talaga naman pong makakaapekto po ng malaki sa ex natin. Ulitin ko mga kapatid ha, kung bakit natin kailangan maapektuhan ng ex mo, dito po niya kasi makikita ang value natin kapatid. The more you accommodate your ex, yung tipong lagi natin siyang inilalagay sa pedestal. Lagi ang gusto natin ay relax ang ex mo at hindi siya nasasaktan, hindi siya nagagalit, wala siyang iniisip. Pag nag-text siya kapatid ay kailangan nakasagot ka agad. Mali po ito mga kapatid dahil nilalagay lang po natin sa relax situation or maging kalmado ang ex mo habang kayo po ay nahihirapan. Sabihin ko na po sa inyo mga utol, no hidden charges. Ang ex po natin ay magagalit. Ang ex po natin ay magre-react.
ang ex po natin ay hahamunin ka at ang ex po natin ay sasaktan ka. Because kung kayo po ay magno-no contact, ay gusto kagad niyang makuha yung behavioral freedom. Yung privilege na yon, mga utol, ay ayaw niyang nawawala sa kanya. Dahil nga po dapat siya po ang lamang, upper hand, at alam naman po natin, siya po ang dumper. Hindi po siya papayag, mga utol, na parang kayo po ang nananalo at parang kayo pa po ang nag-i-enjoy, nagiging positive. Kaya nga po ang no contact rule, mga kapatid, ay ipaparamdam talaga ito sa ex natin. At kung mangyayari po yan, successfully na magagawa po natin, ay hindi po magtatagal. Makikita po kagad ng ex mo ang opportunity, ang halaga mo. An opportunity na para siya po ay bumalik po sa atin. Huwag po tayong mag-alala, mga kapapong. Kung halimbawang ang ex po natin ay mag-react po dito negatively. Confusion, negative reaction ng ex natin ay dapat pa po tayong magpursige at mas lalong maging matatag. Ipakita nyo po na kayo po ay positive all the time, kalmado pa rin kahit siya po ay nagagalit o nagkakaroon nga po ng negative reactions sa mga nakikita niya sa iyo, kapatid. And you know why it effectively works? Dahil di ba, pagka kayo po ay na-reject or napunta nga po sa breakup situation, ipinapayo o talaga naman pong dapat sabihin mo kagad na naiintindihan mo bilang sign of respect, ang sign of being confident at maturity. Pero kung halimbawa nga pong no contact, kapatid, ang ipapalit mo kaagad or gagawin mo sa harapan ng ex mo, it will technically means natanggap mo kaagad, accepted mo, na over na po ang relasyon. Marami ang takot dito, mga utol. Dahil sabi ko nga po, babalik na naman po tayo sa binanggit natin kanina, na ina-accommodate natin ang ex natin, gusto natin ang maramdaman ng ex natin ay mabuti, hindi masaktan, at maramdaman ng ex mo na ikaw ay naghihintay pa rin dyan, mga utol. Maraming beses ko nang binanggit na napaka-forbidden ng salitang ikaw po ay naghihintay. Bago po tayo mag-end, mga kapapong, alam ko po na probably until now kayo po ay nag-aalala, wondering why you should learn to live at ipakita sa ex mo na kayo po ay nabubuhay at mamumuhay nang wala siya. Didistance ka, didetach ka kung kailan gusto mong ibalik ang ex mo. Alam ko po, marami po ang nagtatanong kung bakit. Well, ang sagot lang naman dyan, mga kapapong. Unless na nagawa mo nang ipakita sa kanya na magkaroon siya ng taste of life na wala ka, mga utol, and at the same time na ipakita mo rin na kaya mong mag-move forward even without them, dito lang po makikita ng ex mo ang value mo. At ang value to, mga utol, ang magpapabalik sa nararamdaman ng ex mo, magpapabalik sa mga pwedeng makita niya sa iyo tulad po ng inspiration at challenge, mga utol. Lahat po ito ay magagawa po ng simpleng space, simpleng pananahimik, at simpleng, or sabihin na natin, effective na no contact rule. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin, utol, yung mga YouTuber po na Pilipino, at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Bantayan po natin. Stay safe po. Papong TV, maraming maraming salamat po.